Mani kayo dyan guys, luto na. Bili-bili na, tag 5 na lang. Sige, bili na guys. Channel. Ngayon guys, magluluto tayo ng adobong mani. Ito yung ating ingredients, hiniwa na bawang na maninipis. Tapos meron tayong mani na may balat kalahating kilo yan guys. Tapos dito natin ilalagay sa bowl na malaki. Tapos meron tayong strainer sa laan. Diyan natin ilalagay yung mani kapag niluto na para hindi mamantik. Let's start! Mainit na ang ating kawali. Ilalagay na natin yung bawang. Tapos halo-haloin lang natin. Halo-haloin lang hanggat magkulay brown yung ating bawang. Alam nyo guys, mas masarap yung mani kapag maraming bawang. Kasi yung bawang ang nakakapagpasarap sa mani. Ako guys, ang gusto ko sa mani yung maraming bawang. Kasi nakakapagpasarap talaga yung mani kapag maraming bawang. Ayan guys, halo-haloin lang natin yung ating bawang. Kapag nag-change color na, ayan, nagkulay brown na guys, hahanguin na natin, lagay na natin sa ating strainer para yung ating bawang mag-dry sa mantika. Ayan guys, pagkatapos natin maluto yung ating bawang, iset aside lang natin yan para iluto naman natin ngayon yung mani. Ayan. Lagyan na natin ng mantika yung ating kawali. Damihan ko lang yung mantika para yung ating mani nakalubog sa mantika. Ayan, ilagay na natin yung ating mani sa kawali. Kailangan mahina lang yung ating apoy guys para yung ating mani hindi agad masunog, para maganda ang pagkaluto ng mani. Ayan, halo-haloin lang natin. Kailangan guys, pagka nagluto ng mani, mahaba-haba yung oras mo kasi halo lang ng halo para pantay yung pagkaluto ng mani. Mahina lang yung apoy para yung mani crispy, hindi siya mabibigla. Kasi pag nabigla siya, makunat yung mani. Ang bango na, nangangamoy na yung mani. Naamoy ko na malapit na siyang maluto. Ayan guys, nag-iiba na yung kulay ng ating mani. Pero tuloy pa rin ang paghahalo natin para talaga mas masarap yung ating mani. Kapag crispy, mas masarap kainin. Ayan guys, malapit na maluto yung ating mani. Kulay brown na yung mani natin. Ngayon, papatayin ko na yung apoy para hanguin na natin yung mani. Ilagay natin sa ating strainer. Para hindi mamantika yung ating mani. Tá.
para yung mantika kumapit dito sa paper dry. Diba? Bala na kayo guys kung ano yun. Basta ayan guys, naisalin ko na sa ating lalagyan yung ating mani. Ngayon guys, tingnan nyo guys yung ating isinapin sa ating tray. Ang dami nyo mantika guys. Talagang naiwan yung mantika sa ating paper dry. Tapos guys, pinunasan ko pa siya kanina ng tissue kaya hindi mamantika yung ating mani. Ngayon guys, ilalagay na natin yung pinaried na bawang sa ating mani. Ngayon, haluin lang natin guys. Ngayon, susunod natin ilalagay yung ating salt. Iodized salt. Ayan, lagay na natin guys. Kailangan kunti lang yung ilagay natin. Tansyahin lang natin para hindi maalat yung ating mani. Ayan, tapos haluin lang natin guys. After na mailagay natin yung iodized salt para lumasa sa ating mani yung iodized salt. Adobong mani, luto na. Bili-bili na kayo guys. Tag 5 na lang. Bili-bili na guys. Ang sarap ng ating mani. Ayan guys, hanggang dito na lang yung aking video. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel. At pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa aking susunod na video. Bye!